So for today video guys, magbababa kami ng ano, transmission oil fan ng Ford Ranger. Papalit kami ng transmission fluid. So wala siyang drain bolt, kaya ibababa namin yung mismong buong oil pan niya. So, ayan yung mechanic natin, si Mr. Dennis Mena. So lahat ng mga bolts na to, ayan, kailangan tanggalin. Ayan. So niluwagan niya na, kaya tumulo na. Wala, at sa mga ganitong klase na transmission oil pan, so dalawang klase lang ang pwedeng gawin para ma-drain ito, mapalitan ito ng langis. Either tanggalin itong buong oil pan or gagamitan natin ng ayan, ATF automatic transmission fluid changer. So hindi na namin gagamitan ito kasi mas maganda na malinis yung buong oil fan, kasi nandiyan rin mismo yung filter. Nasa loob rin ito ang filter. So depende rin kasi sa gusto ng customer. So ang gusto kasi ng customer or yung may-ari nito is linisin yung oil filter sa loob ng oil pan. So yung odometer ng unit na to, 50,000 na. Yung standard is ilan yung standard, Dennis? 40? 40,000 standard sa mga kasa or sa dealership ng Ford, 40,000 yung standard nila. Palit ng transmission fluid saka nitong differential. Ano yun? Naligo ako ng langis ha. So yung pagkatapos ibaba na itong oil pan, nililinis namin syempre. So ngayon tubig muna, then lalagyan namin yan ng degreaser mamaya. So yun, ayan yung lilinisin natin mamaya. Ito yung mismong filter niya. Ayan. Tatanggalin natin to dito. Tapos, linisin natin. So, mga ganyang filter, disposable yan. Dapat talaga yung pinapalitan. So, dahil nga walang available na pyesa dito sa bataan, linis na lang namin. So yan mga idol, naikabit na namin itong oil fan. Na-reseal na rin namin itong yung ginamit namin na silicone. Ito, beta gray. Ayan naman yung common na ginagamit sa mga ganitong oil fan. Kita nyo yung naka-reseal na yan. Ayun guys, dito yan sinasalinan sa dipstick niya. So maglalagay tayo ng una muna 3 liters. Ay, alam mo na yan ah. Alam mo na, di ba? Tinuro ko. Tinuro
So yun mga idol, okay na yung Ford na pinalitan natin ng transmission fluid. So mandar na. Yung level na nilagay namin, hanggang dito sa B, kapag ka malamig. Yan. Letter B, yan. Yung naubos namin na ATF fluid, bale, 6.5 liters. Yan. May kalahati pa to. Tapos yung 6 liters na ubos. So okay na siya ulit. Nagkaroon kami ng ano, konting problema kasi kanina habang tinetesting namin, nagkaroon ng ingay yung transmission. So may lumalagitik sa ilalim. So indication pala yun na kulang pa yung langis. Kailangan pang dagdagan. Kaya dinagdagan pa namin ng 1 liter. So yun, nawala na yung ingay. Kaya kung sakaling may experience nyo yun, mga idol, dagdagan nyo lang. So yun mga Lodi, natapos na nga yung change oil namin na Ford Ranger. Change oil namin yung automatic transmission ng Ford Ranger. So ulitin ko lang, yung requirements na langis noon is Mercon LB. So ayan, nakikita nyo sa screen. So ayan dapat ang requirements na langis ng Ford Ranger. Dextron 4. So Dextron 4 ang equivalent niyan. Sa market, sa aftermarket, sa mga auto supply, available naman yung Dextron 4. Kaya hindi kayo mahirapan hanapin. So, ayun ang nilagay namin dahil wala naman mabibilhan dito ng Mercon LD. So, bataan ito o Pampanga pa makakabili. Dahil sa Pampanga pa, meron Ford dealership. Sa San Fernando, Pampanga. So yung nilagay namin na dami ng langis no, ng transmission oil is 6.5 liters. So may dipstick naman yun, kaya may pagbabasihan naman kayo. Pero mas maganda kung ano ang naibuhos nyo. Example, din drain nyo. O ano ang tanggal nyo sa mismong transmission, ilagay nyo sa isang planggana. Then salukin nyo, so litruhin nyo kung ilang litro para meron kayong basihan. Pero ayan, nilagay namin 6.5 liters. Meron naman yung dipstick, so mag-base na lang kayo doon. Pero at least ngayon, napanood mo yung video na to, meron ka na ng idea kung ilang litro ang pwede. So 6.5 ang nilagay namin. So ang ganito na lang ang video na to mga Lodi. Sana ay may natutunan ka. And huwag mo kalimutan i-hit ang subscribe button. And see you in another video. Stay tuned at marami pa kaming i-change oil at i-share namin yun sa inyo. Bye-bye!